Okay, so ano to? Ano kasi yan? Oh, Mike. Ano to? Mike Early? Early? Tehano? 50 pesos Mama, ha? mga kontinente po. Okay. Oh, galit ka na. O, oh, gano'n ka naman. Calm down. Relax ka lang. Okay, so ito ay ang kontinente. Okay. So, kontinente. Ang kontinente sa buong daigdig ay pito. Gawa tayo ng highlighter para mag-take down notes kayo dyan. Kung gusto nyo lang. Okay. So, pito. Hindi nakikita. Palitan natin ang color. Aking favorite color. Green. Okay. So, meron tayong pitong kontinente. At sa pitong kontinente na to, ay may anim na mga kontinenteng may mga bansa. Samantalang, merong isang kontinente na walang bansa. Ito ay ang Antarctica. Wait lang. Madam, wala po akong makita. Anak, dun sa chat, pindutin niyo yung picture ko. Baka kasi napindut niyo yung picture ng crush niyo, ay yung ano niyo, yung classmate niyo. Yung picture ko yung pindutin niyo para lalabas yung screen ko. Tingnan natin. Dapat nakikita rin ng mga classmate niyo. Wait lang nak, ha? Okay. Pindutin niyo yung picture ko. Ayan, okay na po. Basta pag nawala yung screen, pindutin niyo yung picture ko. Okay, so meron tayong pitong kontinente. Yun ay ang Asia. At ang Asia ay ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Okay? Man, di ko makita. Okay. Ayan na. Siyempre, dapat lahat kayo. Okay? At ang kontinente, ito ay ang pinakamalaking masa ng lupa sa buong daigdig. Okay? At tandaan, ang Asia ay ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Okay? So, next one. Ano to? Ano to? Okay, Prince Quaresma. Mount Everest. Okay, ano nga yan? Anong lupa yan? Bundok po. Okay, yan ay ang Mount Everest at ito ay anyong lupa na pinakamataas. Okay. Dali. Admit lang natin yung mga classmate nyo para may chance sila. Okay, so ang bundok ay isang mataas na anyong lupa na kung saan ay merong taas na 10,000 meters. Okay. Yan. Ayaw kasi ilagay para alam niyo yung ano ato. 10,000 meters. At ang pinakamataas na bundok, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo, ay ang Mount Everest na matatagpuan sa Himalayas. Okay? Tandaan nyo ha, Mount Everest ang pinakamataas. Maraming nagtangkang umakyat dyan at isa sa mga lahing nakaakyat sa pinakatuktok nito ay ang mga Pilipino. Okay? So next, ready? Okay, ito. Ano yan? Pat? Anyong lupa po, ma'am? Anong klaseng anyong lupa yan? Kanina, kontinente at bundok. Bundok po, ma'am. Pag maraming bundok, anong tawag? Anong tawag dyan? Three. Bulubundok. Okay, so bulubundukin. Okay, so pag bundok, isa lang, bundok. At kapag maraming hanay ng mga bundok, magkakatabing mga bundok, ito ay bulubundukin o kabundukan. Okay, ngayon, kung i-connect natin yan sa module ninyo, ano ang pwedeng maging hanap buhay o trabaho ng mga nakatira sa bundok o sa matataas na lupa? Okay. Sige, type lang kayo, anak. Anak, kapag hindi mo nakita yung screen, pindutin mo lang yung picture ko. Lalabas na yung screen. Okay? Okay. Si Chris Paul. O, ano yung pwede maging hanap buhay kapag nasa bundok o mataas na lupa? Mga matutok.
Ano na? Mga ngaso. Okay, mga ngaso. Okay. So, yan yung mga nagahan o nagahanap ng mga iba't ibang hayop. Ano pa? A, RJ, Bermudez. Pagmimina po. Pagmimina, tama. Siyempre, kapag nagkakaroon tayo ng minahan or nagmamine, naghuhukay sila sa gilid o sa paanan ng bundok. Ano pa? Francis. Francis. 3, 2. Magsanin po. Okay. May mga lugar sa bundok na pwedeng pagtamnan ng iba't ibang klase ng gulay o halaman. Okay? So, last. Laksa. Ano pa? 3, 2, 1. Carl. Ma'am, nasabi po yung answer ko. Oh, okay lang na. Angel, aborde. 3, 2, 1. Ano pa? Pag-uuling. Oh, alam niyo ba yung pag-uuling? Yung nagpuputol sila ng mga puno tapos ginagawa nilang uling. Or pwede rin mismong pagtotroso. Okay, yan yung mga pwedeng maging hanap buhay sa bundok o sa mga bulubun. Dokin. O yan ha, dinidiscuss ko na yung nasa last nyo para hindi kayo nahihirapan. Okay, kung nasa bundok ka, ano ang nararamdaman mong klima dyan? Kapag nasa bundok, ano nararamdaman mo? O Dan! Dan, ano? Taglamig, ma'am. Okay, tama. So, malamig dyan. Kahit nandun ka pa lang sa kalahati ng bundok, kapag umaakyat tayo ng Baguio, umakit tayo sa mga iba't ibang bundok, Sierra Madre, kung naglilibot kayo dyan, laging malamig, may fog. Okay. So, yan ang nararamdamang klima dyan, lalo na pag nasa pinaka, tuktok ka ng bundok. Okay, very good. So, next one ay, ano to? Ayan, puso yan. Walang kasawaan dyan. Jaida. Ma'am Burol. Okay, Burol. Okay. So, ang Burol, syempre kapag dinidiscuss yan sa LM, mas malit yan sa, ano, sa bundok. Ngayon, paano mo masasabi na ang Burol, o paano mo masasabi na ang isang anyong lupa ay Burol? Kapag naman, ito ay 10,000, sorry ah, nag-ano lang ako ng mouse, pababa. Okay? So, ang bundok, 10,000 pataas. Samantalang kapag ang Burol mas mababa sa 10,000, ito ay Burol na. Okay? At ang syempre, ang pinakasikat na Burol sa buong Pilipinas at maging sa mundo ay ang Chocolate Hills. Okay? So, syempre, sikat na sikat yan sa atin. Kapag tag-ulan, anong kulay? Sige nga. Oh, Dan, ulit. Brown? Na? Ay, yellow pala, ma'am. Yellow, yellow. Sure ka, yellow? Pag tag-ulan? Opo, ma'am. Oh, yellow, luntian. Okay. Oo, ma'am. Luntian. Samantalang, kapag naman ay tag-araw, dun siya nagiging choco lek. Okay, o kaya choco latte. Okay. So, ano, swerte naman kung sino yung mga nakapunta na dyan. At yan ang pinakasikat, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? So, next one. Okay. Ayan. O, ano yan? Si, ano ulit? Ano to? Early? Ulit. Tehano? Kapatagan po. Okay. Ba't lagi nandas ang boses mo? Okay, kapatagan. Okay, so sa kapatagan, yan ay ang pinaka masagana, lalo na sa pagtatanim at pagsasaka. At sabi nga nila, ang Region 3 ay isa sa pinakamalaking kapatagan sa buong Pilipinas. Okay, so
Bukod sa pagtatanim at pagsasaka, ano pa ang pwedeng maging hanap buhay sa Kapatagan? Sige nga. Ano pa ang pwedeng maging hanap buhay sa ano? Sa Patag? Hendrick. Eclipse sa pag-aalaga na. Opo. Pag-aalaga ng hayop, ma'am. Okay, pag-aalaga ng hayop. Siyempre, minsan hindi naman tayo makakapag-alaga ng baka sa bundok. Okay. Hindi naman tayo makakapag-alaga ng kalabaw sa bundok. Siyempre, ginagamit din yung mga ginagamit mismo sa pagsasaka, yun din yung mga inaalagaan sa Kapatagan. O, bukod dun, marami pa. Ma'am. Si Aurora. Wrong spelling ka, Aurora. Kate. Ma'am, pagtitinda. Okay, pagtitinda o pangangalakal. Okay, napakadali. Napakadali dyan yung pagbebenta at pagbili. At pag, ang tawag doon? Pagbebenta ng iba't ibang produkto kasi nasa Patag. Hindi katulad kapag nasa bundok ka, nung tumira nga ako sa mga igurot noon, kailangan pa nila, hindi sa igurot, sa mga Aita, okay, sa mga Aita noon, nung tumira ako, kailangan pa nilang maglakbay ng ilang oras bago nila maibenta yung puso ng saging, yung mga tanim nila sa Patag. So, mas madaling magtinda kapag ikaw ay nasa Kapatagan. Okay? So, next one ay... Okay, ano yan? Ayan. Okay, si ano to? Charles Aeon? Ayan, Charles Aeon. Charles Aeon. Three? Ma'am, island, ma'am. Okay, island o sa Tagalog ay pulo. Okay, so yan ay isang anyong lupa. Ito ay isang anyong lupa na napapalibutan ng tubig. At syempre, ang tawag naman sa maraming mga pulo ay kapuluan o archipelago. Ang tanong, sa ngayon, sa kasalukuyan, ilan ang kapuluan sa buong Pilipinas? Ilan? Sa kasalukuyan, ha? Kasi kung sasagutin nyo ay 7,907 nung high school pa ako noon. Iba na ngayon. Sige, try mo nga. Aborde. 7,100 po. Higher. Done. 7,600. Okay. So, estimated, tama, 7,641. Okay? So, yun na yung named and acknowledged islands sa buong Philippines. Yung 7,107, yun yung na-acknowledge noong 1990s hanggang 2000. Pero ngayon kasi, mula 2000 hanggang 2020, naghahanap pa sila at saka nagpapangalan ng mga island. Kaya ngayon, sa Pilipinas, meron tayong, tandaan ha, 7,641. At ang Pilipinas ay pangalawa. Sana nag-jot down notes kaya. Ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamalaking archipelago sa buong mundo. Tanong, ano yung pinakauna? Ano yung pinakamaraming kapuluan sa buong mundo? Natatagpuan din yan sa Asia. Ano kayong bansa yon? Bansa siya. Bansa din siya na maraming kapuluan. Okay. Sa Asia din yan. O, Dan! Sa bandang Australia po, ma'am? Meron pang mas marami. Laksa. Laksa. 3, 2, 1. Kate. Ma'am, Pilipinas o kaya po Indonesia? Ano, may electric fan. Masakit sa tenga. Ma'am, Pilipinas o Indonesia? Okay, ang
Indonesia. Okay, ang Indonesia ay ang pinakamaraming kapuluan o pinakamalaking archipelago sa Asia. Pangalawa ang Pilipinas. Pati yan sa buong mundo. Okay, ang pinakamalaki ay ang Indonesia. Okay? So, pulo at kapuluan. Eh, ito. Ito siguro hindi nadi-discuss sa inyo to. Anong tawag kaya dito? Bibilugan ko na, ha? Ayan. Anong tawag dyan? Para siyang tulay. Siguro hindi pa nadi-discuss sa inyo to sa LM. Pero isa rin siyang anyong lupa. Palitan natin ng kulay para naman makita niya. Ayan. O, nagkulay violet naman na siya. Ayan. Para siyang tulay. Nag-uugnay siya ng dalawang malaking masa ng lupa. Nag-inuugnay niya yung dalawa. Ano kayang tawag dyan? O, sige, Tejano. Try mo, anak. Sandbar po ba, ma'am? Sandbar? Hindi. Ang sandbar, makikita yan sa mga tuyong lupa. Okay. Pero nice try. Very good, nagtatry. Ano pa? Starts with letter I. Siguro hindi familiar sa inyo to. I. I yan. Try na natin. May nagtatry pa. Okay, Marzan? Itmus po. Oh, ano na nanak? Itmus po. Okay, ismus. Pag sa Tagalog, ganito ang spelling niya. Ayan. Tatry ko kasi mouse lang ang pinang-drawing ko na. Ayan. Sa Tagalog, ganyan ang spelling niya, ismus, o sa English ay meron siyang P. Okay. Ayan na. Mouse lang eh. Okay. So, ismus. Ayan. So, meron kayo nalaman na ibang anyong lupa. Ang ismus, ang pinaka-role niya is pagdugtungin ang dalawang malaking masa ng lupa. Okay, magiging tulay siya. Halimbawa, kung pupunta ka sa Maynila at makikita mo yung mapa, inuugnay ng isang ismus ang Maynila at ang, tawag dito, Pampanga. Okay. Kumbaga para siyang tulay. Makikita nyo dyan. Okay. Mamaya ipapakita ko pa yung iba't ibang uri ng ismus. Tandaan nyo yan, ha? Kapag parang tulay, ismus ang tawag dyan. Okay. So, next one. O, ito. Siguro ito nadi-discuss sa inyo. Ito yung hinahanap natin. Ayan, yung naka-color na yan. Okay? So, ang kahulugan yan, ito ay isang maliit na masa ng lupa na para siyang nakadikit sa mas malaking masa ng lupa. Para siyang nakakabit. Ayan. Diba? Lampet may mag-drawing. Ayan. O, Tejano. Try mo nga. Three. Try mo lang na. Start with letter T. T. Peninsula po. Ha? Peninsular po. O, peninsula. Tama. Peninsula o sa Tagalog ay tang... Why? O yan ha. Take note kayo dyan. So, sa English ay peninsula o sa Tagalog ay tangway. Ang ibig sabihin ng tangway, ito ay maliit na masa ng lupa na parang nakakabit o nakadikit sa mas malaking masa ng lupa. At itong halimbawa ko na, ito ay ang India. O, ang India ay isang tangway. Kung makikita nyo sa mapa ninyo, dapat may mga mapa kayo dyan. Kung makikita nyo, parang nakadikit lang yung India sa malaking masa ng lupa. Okay? So, very good. Tangway. Next one. Ano yan? Pinaka-favorite na binibigang kahulugan ko. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Makikita nyo, ito yung bundok. O, bundok. Ito ang bundok. Tapos ito yung patag. So, anong tawag dyan? Sa patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Jaida?
Ma'am, Lambak. Okay, ito ay ang Lambak. Okay? Ang Lambak anak, hindi yung pinagsamang dalawang bundok at kapatagan. Ito lang ang Lambak. Ayan, itong Lambak. Yung patag doon sa pagitan ng dalawang bundok. Okay, ang tanong. Ano ang pinaka malaking lambak sa Pilipinas? Kasi, tinanong ko na. Yan. Ano na kasi ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas? Prince! Cagayan Valley po. Okay, ang Cagayan Valley o lambak ng Cagayan. O, para alam nyo kung ano yung specific place niya, yun yung region. Okay, region 2. Okay, di ba pag nag-memorize kayo ng region sa Pilipinas, region 2 or Cagayan Valley. Ayan ha, tandaan nyo mabuti. Next one. Ayan. Ako gusto ko na-example itong ano na to eh. Itong, anong lupa na to? Okay, Dan. Bulkan. Okay. Ang pagkakaiba, tama, ang pagkakaiba ng bulkan sa bundok, ang bundok wala siyang uka or wala siyang hukay sa kanyang bibig. Samantalang ang bundok naman, meron itong uka at naglalabas ng lava. Okay. Kung makikita niyo yung picture na tunak, ito ay isang uri ng bulkan. Gusto ko ang gamitin ito kasi hindi lingid sa alam ninyo kung anong tawag sa bulkan na to. Itong bulkan na to, aktibo siya or lagi siyang sumasabog. Okay, lagi siyang sumasabog. At sa kasalukuyan anak, hanggang ngayon, may inilalabas pa rin itong lava. Kumbaga normal lang sa kanyang paglabas ng lava. Kung ano yung nakikita nyo doon sa picture, ganyan siya araw-araw. Iba pa yung pag sumasabog siya. Di ba pag sumabog ang bulkan, pataas. Yan, normal sa kanya na may nagfo-flow na lava. Okay. Yan ay matatagpuan sa Hawaii. Kahit hindi siya parte ng Asia anak, malapit kasi tayo dyan. Yan ay ang tinatawag na, ta-type ko ha, para alam yung spelling. O, practicein nyo kung paano. Dali lang. Ewan ko kung maintindihan yung, o yan. So, K-I-L-A-E-U-A. Okay. Ang bigkas dyan ay Kilauea. Okay, Kilauea. Ang Kilauea ay matatagpuan sa Hawaii pero malapit din tayo dyan na kung saan ay aktibo yan. Kumbaga, laging may nagpo-flow na lava dyan. Okay? So, gusto ko example. Kung kaya lang sana ng Google Meet talaga natin, ipapakita ko yung video niya. Okay, video nito na nagpo-flow. Pero kung meron kong internet, search nyo. Ganun yung makikita yan. Okay, dali lang. Nahugasan ko na lahat ng pinggan. Oh, sige, nahugasan na daw niya ng pinggan. Dali lang naka, hanapin natin yon. Ah, wala na. Enough na niya. Okay, so next one. Ang sipag naman, no? Nagugas siya ng pinggan. Okay, next. Ayan. Okay, kung ilalarawan yan, anak, yan ay patag na lupa sa mataas na anyong lupa. Pinakamagandang halimbawa nito ay Baguio City. Yan ay uri ng anyong lupa. Kumbaga, ito ay patag na lupa sa mataas na lupa. Carl! Cliff po ba, ma'am? Ano? Cliff. Yes, di po. Pakiulit. Hindi ko masyado narinig na. Cliff po ba, ma'am? Cliff, hindi. Cliff. Dan. Canyon po ba, ma'am? Ha? Canyon. Hindi. Para siyang ano, yung Baguio City, Laksa. Ma'am, talampas po ba? Okay, talampas. Okay. Alam nyo naman spelling siguro ng talampas na naka, pero yan, ito type ko siya. Okay, ito ay ang talampas o patag na lupa sa itaas
ng pundok o kaya naman itaas ng mataas na lupa. Okay, so ang katulad niyan ay Baguio City. Kung mapapansin nyo, di ba, kailangan nyo umakyat, sabi nga akyat tayo ng Baguio, aakyat muna kayo sa bundok bago nyo marating ang Baguio City. At kung makikita nyo, hindi naman bundok-bundok ang ano, ang tawag doon? Hindi, kumbaga patag. Pag naglilibot kayo sa Baguio City, patag ang inyong nalalakaran, nalilibutan. So, ang Baguio City ay talampas. Okay? So, yan ay ang talampas. Next one. Okay, ito. Ayan. Walang ganyan sa atin. May ganyan sa atin, ano lang siya. Maliit lang. Pero hindi siya normally na sa Pilipinas. Nasa bandang mga, ano yan, Middle East. So, dali, tingin pa tayo. Miel Absidi. Ma'am, this year to po. Anak? This year to po. Okay, this year to. Ngayon, ang tanong ko. Okay. Anong klima dyan? Anong klima sa disyerto? Mainit po. Galit. Si Prince Quaresma. Init po. Mainit po. Mainit? Sigurado ka? Sigurado kayo mainit dyan? Opo. Okay. Hindi lang mainit. I-clarify natin ha. Kapag nasa disyerto ka anak, dalawa pa rin ang klima dyan. Kapag tag-araw, mainit. Pero pag sa gabi, malamig. Okay, lagi niyong tatandaan yan ha. Bakit yan disyerto anak? Ang disyerto, ang pinakakatangian yan dyan anak, ay walang mapagkukunan ng tubig. Kumbaga dry, ibig sabihin tuyo. Kahit saan ka humagilap dyan, siguro ang ano mo lang dyan, pawis o kaya yung tinatawag na fog. Siyempre pag malamig. Pero kung kukuha ka sa lupa o kaya kung hahawakan mo lupa, kahit man yung cactus na nakaano dyan, walang ano, zero water dyan. Kumbaga, kapag mainit, pag tag-araw, tapos pag malamig naman yan, pag gabi. Okay? So, linawin natin na hindi lahat mainit dyan. Kaya nga, di ba, pag ano nga, kapag gabi, sabi nga nila sa mga Arabo, gusto na nag-i-stay dyan kasi malamig. Pero syempre, walang tubig. O kaya naman, mahihirapan silang mamuhay dyan. Kasi nga, malawak yan. Hindi yung maliit na disyerto yan. Malawak yan, marami kang lalakbayin. Tapos, mahirap makakuha ng pagkain. Kasi nga, hindi nabubuhay ang halaman. Siyempre, wala kang mapagkukunan ng tubig. Okay? So, siyempre, walang hanap buhay dyan. Kung magkakaroon man ng hanap buhay, siyempre, yung mga tumitira dyan na mga hayop na kayang i-take yung sobrang lamig at sobrang init. Okay? So, next one! O yan, anong tubig tayo? Makikita nyo dyan, oh, parang ano? Magkaiba pa ang color nila. Dali, nawawala yung emoji ko. Ma'am, totoo po ba yan? Hindi po nag-mix sa kulay? Hindi, explain ko mamaya. Easy ka lang na. Kate! Kate G. Ano yan? Kate, 3, 2, 1. Andrea! Ma'am, dagat po. Mali, hindi yan dagat. Ma'am, ilog na may dagat. Mali. Yeshua. Yeshua. 3, 2, 1. Ma'am, ma'am. Dali lang. Si Yeshua ba yun? Oh, hindi. Si Gerson. Gerson. Paragatan po. Okay. Si Gerson ba yun? Opo. Okay. Yan ay karagatan. Okay. So, para hindi kayo nalilito. Ang karagatan, anak,
Yun ay pinakamalawak na anyong tubig. Kumbaga, sobrang lawak niya, malayo siya sa lupa o malayo siya sa baybay dagat, kaya nga baybay dagat. Okay, ngayon, kapag ang anyong tubig ay malapit sa baybay dagat hanggang dun sa kayang abutin ng tao na hindi gumagamit ng barko, yung pwede pang mangisda, o kaya yung mas madali ang puntahan, kaya pang abutin ng maraming tao na hindi gumagamit ng barko, yun ay dagat. Kapag masyado ng malawak, mapalaot na, wala ka nang masisilayan na anyong lupa, yun ay karagatan. Ay, halimbawa, mantika at ang tubig, hindi sila pwedeng pagsamahin. Katulad din yan sa Indian Ocean, tsaka sa Arctic Ocean. Marami tayong karagatan, 5 ang karagatan natin. At yan, magkakaiba sila ng bigat. O magkakaiba sila ng density. Kung ano nyo yung technical term ng density, lagi nyo iisipin yung mantika at tubig. Kahit yung malamig sa mainit na mayroong halong kulay, maghihiwalay din yung densidad niyan. Oh, yun ang pinaka-explanation diyan. Okay? So, syempre, kung may karagatan tayo, meron tayong dagat. Okay, dagat 'yan. So, explanation lagi diyan, nasa baybayin siya. Malapit siya sa anyong lupa, particularly sa kontinente, particularly 'yan sa pulo o kapuluan. Okay? At susunod naman. Syempre, anak, kung tatanungin natin kung anong hanap buhay diyan, pangingisda o kaya naman ay pagdadaing, yung mga nagdadaing, o related lahat sa mga ginagamit natin na yamang tubig. Okay, next. O yan. Walang kasawaan. At yan, itong nasa larawan niya ng pinakamahabang anyong tubig na to sa buong Asia. Munti ko na sabihin yung sagot, ha? Nash! Ma'am, ilog po, ma'am. Okay, ilog. Tama. At yan ay ang pinakamahabang pinakamahabang ilog sa Asia, which is yung Yangtze. Okay, sa China. Natin yung ano ko. Pero hindi naman tayo magiging specific pa dyan kasi didiscuss pa natin yan next week para magkaroon na kayo ng idea. So, Yangtze na matatagpuan sa China. At yan ang pinakamahabang ilog sa Asia. Trivia, ang pinakamahabang ilog naman sa buong mundo ay makikita sa Egypt. Ang pangalan niya ay Nile. Okay, Nile River. Yan ay matatagpuan sa Egypt. Ang Nile River, sa sobrang haba niyan, nagfo-flow siya sa 4 na bansa. So, 4 na bansa ang sakop ng Nile River. Okay? So, yan ang ilog. Anong characteristics niyan? Yan ay anyong tubig na umaagos. Umaagos mula sa bundok, paagos hanggang sa dagat. Ang ilog, hahanap siya ng way niya papunta sa dagat. At yung tubig niya manggagaling sa bundok. Siyempre, sa ulan, o kaya sa natural na water ng kalikasan, etc. etc. Nagre-review lang tayo, ha? Nagbibigay lang ako ng halimbawa sa ano, ng hanap buhay at saka climate. Kasi yun yung focus natin, ha? Okay, ito. Oh, kung hindi kayo masyado nalilinawan, i-describe ko siya. O, i-describe ko to. Ito ay anyong lupa na napapaligiran o napapalibutan ng lupa. Lupa lahat yan, nak. Hanggang doon sa dulo, lupa yan. Yan. So, ito ay anyong lupa na napapalibutan o napapaligiran ng lupa. Done. Lawa, ma'am. Okay, lawa or lake sa Ingles. Okay? Ang pagkakaiba ng dalawa, ang ilog umaagos, ang lawa hindi kasi nga nakukulong siya sa lupa. At ang pinaka, ito ha, itong picture na to, ito ay ang lawa ng... Hindi ko kasi tinype talaga sa mismong PowerPoint para ano, kasi makita yung sagot.
Okay, lawa ng Baikal. Yan ay matatagpuan pa rin sa Asia. At yan ay ang pinakamalalim. Okay? Pinakamalalim na lawa sa buong mundo na matatagpuan sa Asia. Okay? So, dapat alam niyo yung pagkakaiba. At syempre, pangingisda pa rin ang ano dyan, ang hanap buhay dyan. Okay? Klima, syempre malamig, mainit. The next one ay, tingnan natin kung alam niyo to. Ayan. Bibilugan ko yung ano ha. Ito, anyong lupa siya? Anyong lupa siya na para siyang nakakulong pero nagpo-flow siya papunta sa dagat. Ito siya. Ayan. Diba ang lawa nakakulong? Ito, meron siyang pag-aagusan. Ayan. Anong tawag dito? Ayan, dito. Nakikita nyo ba? Nagahang kasi yung mouse ko. Ayan, yung pinalibutan kong yan. Para siyang baby. Baby, baby. Okay. Tehano? Ipot po. Ipot? 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 Hindi. Straight? Hindi siya. Yung straight yung nandun pa. Ito mismo. Ayan, ito. Ayan, ito. Para siyang nakakulong. Para siyang nakukulong pero hindi siya nakakulong. Prince! Golf po. Ha? Golf. Golf or? Tagalog. Or, sige, tatanggapin ko. Or? Golpo. Okay. Oh, wag kayong malilito ni. Ang lawa, talagang nakapalibot sa kanya lupa. Ang golpo anak, nakapalibot sa kanya ang lupa, pero maaari siyang mag-flow papunta pa sa iba pang mga anyong tubig. Yung kaklase niyo ay lang papasok. Ayan. So, yan ang pagkakaiba. At ito, ito ay ang tinatawag na Persian Gulf or Iran Gulf. Okay, yan ang uso at pinakasikat na golpo sa Asia. Okay ha? Mamaya magtatanong ako kung ano yung mga pagkakaiba kasi baka malito kayo. Next one! Ito. Okay, explain ko to. Ito naman, ito yung pinapahulaan ko. Ayan. Okay. Ma'am, anong pagkakaiba niya dun sa Gulf? Yung Gulf kasi nakapalibot. Ito kasi anak, ang pinaka-characteristics niya, siya yung parang tulay din. Pero yung kaninang tulay, lupa yun. Ito, tulay na tubig. Ma'am, paano yun? Ito yung parang tulay na nag-uugnay sa isang anyong tubig, sa isa pang anyong tubig. Okay. Ne. Ang anyong tubig na ito ay Indian Ocean. O yan. At dito naman ay Pacific. Ngayon, kung ano yung nakapalibot, nakagitna sa kanila, yun ay ang anyong tubig na pinapahulaan ko. Babalikan ko dito. Halimbawa nito ay ito pa. Ito. Ayan. Anong tawag dyan? Kumbaga, siya yung parang nandun sa gitna ng dalawang anyong tubig. Kumbaga, merong isang anyong tubig, may anyong tubig. Yung kung saan sila nagdidikit, nagdudugtong, nagkakaroon ng ugnayan. Anong tawag dyan? Sali lang, titingnan ko na yung mga ano nyo. Tehano pa rin. Yun po, ipot po. Okay, kipot. O sa Ingles ay straight. Okay. Na kung saan, yung isang anyong tubig at isa pang panibagong anyong tubig, kapag nagdikit sila o nagsama sila, yung nasa pagitan nun, yun ay ang kipot. Itong anak, kung babalikan natin ang karagatan, okay, babalikan natin ang karagatan, ito ang Pacific Ocean, at ito ang Atlantic Ocean. Okay. Alam na alam nyo to. Lagi itong nababangkit.
Ano kaya ang tawag sa kipot na to? Imposible hindi na-discuss ng teacher nyo to nung grade 6. Anong tawag dyan sa kipot na yan? Sikat yan! O, Dan. Alam mo ba? Border? Hindi. May tawag dyan. Alam na alam nyo yung pangalan niyan. Alam na alam nyo. Kipot? Kipot? Ni? Sikat yan. Meron ba? Okay, Kate. Kate? 3, 2, 1. Ano yan? Kilalang kilala natin sa kasaysayan. Siya yung naging dahilan bakit napunta dito yung mga Espanyol. Ano yun? Sino yun? Hello. Mama ko po. Ano yan? Dali lang. Walang nag-chat. Makikita yan sa ano, sa America. Tejano? Strait of Magellan? Oh, Strait of Magellan. Oh, Kipot ni Magellan. Okay. At dyan, kung ano yung sa kasaysayan, dyan halos nasira yung mga barkong dala niya. Na kung saan doon sa limang barko, dalawa ang nasira dyan sa kipot na yan. Okay, kasi malakas ang alon, magkaiba kasi ang kanilang densidad. O yan ha, alalahanin mabuti. Next one, last one na lang pala to. O, ano yan? Siyempre dapat alam niya na yan. Jaida? Ma'am, talon. Okay, talon or waterfalls. Na kung saan ang katangian niya, ito ay anyong tubig na nanggagaling sa bundok, pabagsak. At kapag nag-flow to, ito yung tinatawag na ilog. Okay. At ito ay pinakamataas na waterfall sa buong Asia na matatagpuan sa Nepal. Okay. Sa Nepal matatagpuan. Okay. Ayan. So, yung mga example natin, i-discuss natin next week yan. Kasi, maano yan sa week 3 ninyo. Okay. So, papiyawan natin to. Panahon. For 200. For 200. Maganda. Anong pagkakaiba ng klima sa panahon? Anong pagkakaiba ng klima sa panahon? Francis. Okay, 300. Klima sa panahon. Anong pagkakaiba? 3, 2, 1. Kate G. 3, 2, 1. Oh, Lander. Ausa. Osa. Ang klima po ang mainit o malamig, ang panahon po ay ang kung may bagyo po o habagat o eastern dis. Okay. Medyo, ano siya? Iba siya? Parang baliktad ata, ana? Next. Sinlaw. Pero thank you sa pagsagot. Sinlaw. Charles. Three. Oh. Yung klima po, ano po, may bagyo. May bagyo po. Saka po yung panahon po. Ano po? Araw po o kagabi. Merong ano, lumihis na naman ng landas? Kumaliwa ka? Kumaliwa? Thank you sa pagsagot. Lalay. Lalay Mejia. Lalay. 3, 2, 1. Next, John Mark. 3, 2, what? Ma'am. Oh, Mark. Ano pagkakaiba ng dalawa? Oh. 3, 2, 1. Oh, bibigyan ko kayo ng sentence. Okay. Iba na talaga ang klima ngayon. Okay. Pag sa panahon, ang pangit ata ng, ang sama, hindi pangit eh. Ang sama ata ng panahon. Oh, anong pagkakaiba ng dalawa? Halos parehas lang ang pangungusap pero magkaibang ibig sabihin. Clarice. 3,
2, 1. Step. Tundayag. 3, 2, 1. Miel. 3, 2, 1. Pagtatag na. Oh, sige. Ma'am. Yes. Mami, yung panahon po, yun po yung condition po nung araw na yon. Tapos yung klima naman po, yun po yung pang matagal ang kalagayan ng atmosfera po. Okay. Tama. Ang pagkakaiba lang ng dalawa anak, sa simpleng panahon, papa, sa simpleng paraan, I'm sorry, yung sakatanan muna ko, yung panahon, saglit lang siya. Panandalian lang. Agad siyang mawawala. Samantalang yung klima, nandyan na siya. Expected na siya. Kumbaga, hindi siya kagad maalis. For example, ang panahon, wala naman bagyo, hindi naman tag-init, hindi naman tag-lamig, pero biglang uulan, panahon yon. O kaya parang init, tas bigla uulan, panahon yon. Ganun ang panahon. Kumbaga, agad siyang magbabago. Hindi mo siya mahuhulaan kasi bigla siyang darating. Ang klima naman, anak, yun yung mga season natin. Yung mga taglamig, tag-init, tag-ulan. Halimbawa, sa atin, sa Pilipinas, ina-expect natin na ang tag-ulan ay magsisimula ng August hanggang November. Kapag sinabing summer season, alam natin ang March hanggang May. Yung mga ganon, hindi siya nagbabago o magbabago man, mahirap siyang mapalitan agad. Samantalang yung panahon, ano lang siya, tiyempo-tiyempo lang. Kasi mayroong mga may panahon, katulad ngayon, umuulan, tapos mainit mamaya. O kabaliktaran naman, mainit sa umaga, tapos biglang uulan. So, ang pinakapagkakaiba lang ng dalawa ay, panandalian ang panahon, o di ba? Ang dami naman ng chat. O, panahon, madali, madalian lang ang klima ay pangmatagalan. Okay, hindi siya nagbabago. At yan, okay? So, doon sa last ninyo, patapos na tayo, saktong 1 hour, sabi ko sa inyo. Okay, sa last ninyo, meron lang halos tatlong biniskas na klima. Okay, so mag-focus kayo dito sa globe. Okay, dito sa globe. Ito ang equator. Yan. Di ba nga sabi natin, kapag nasa Ecuador, yan ay mainit. Sobrang init dyan. Okay. Ngayon, ang nararamdaman naman na klima dito sa taas ng Ecuador, ayan. Ayan ha. So, di ba Ecuador ito? Ngayon, yung mga bansa na nasa itaas at nasa ibaba mismo ng Ecuador, ang tawag dyan ay tropical. Okay. Tropical. Ibig sabihin, mainit at tag-ulan. Okay. Pag sinabi namang nandun ka sa equator, talagang dry dyan, anak. Kasi sobrang mainit at the same time, hindi kayang mag-absorb ng tubig. Kaya dry climate yan. Pag nandito ka, katulad dito sa Philippines, pag nandito tayo sa may taas ng Ecuador, ayan, hanggang dyan sa linya na yan, hanggang dito sa linya na to, tropical country yan. Kaya tayo ay tropical climate, tag-ulan at tag-araw. Okay, nakakaintindihan ba dyan? Okay, mag-type nga ng love kung naintindihan. Love. Love, yan. Let's spread the love. Okay, love. Huwag naman love yung anak ha. Love lang. Baka magalit yung ano mo sa akin. Okay. So, yan. So, dito naman. Yan ang itsura ng mga nasa tropical country. O, syempre, may tag-ulan at merong tag-init o tag-araw. Yan ha. Huwag kayo malilito. Basta nasa taas at nasa ibaba mismo ng Ecuador, ganitong klima ang nakikita or na-experience ng mga bansa dyan. Okay, nakakaintindihan tayo dyan. Ngayon, aakyat tayo. Okay. Ngayon, kapag naman nandito tayo, umakyat tayo ng konti. Yan. 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 At dito banda,
ito, ito, yan. Mababrowse nyo pa rin naman to sa PowerPoint yun, tsaka ano. Yan. Kapag ang bansa mo naman ay nasa lugar na yan, na e-experience nila ay temperate. Kung makikita nyo sa last yun, na pag, yan ang klima sa Silangan, Asia. Pag sinabing temperate, isa lang ang tatandaan nyo, ito ay ang four seasons. Okay? Spring, winter, fall, and ano? O kasi? Autumn. Okay. So, yung apat o four seasons na yan. Okay? So, yan ay na-experience sa China, sa Japan, sa Korea. Kasi, ang bansa nila ay nasa itaas na ng ito, ito sa parting to. Yan. Okay. Kakaintindihan, mag-type ng yes kapag naiintindihan ang temperate. Para hindi kayo nalilito. Yan. Pero marami pa mga klima, pero ito yung pinakasimple. Okay? At syempre, kung meron yung nasa malapit sa Ecuador, nun sa gitna, meron din sa polar. Polar o yung nandito na sa pinakamataas. O syempre, anak, ano pa bang nararamdaman natin yan? Siyempre, sobrang lamig, hindi lang sobrang lamig, nagye-yelo, naging snow. Meron din snow naman dun sa ano, dito sa diniscuss ko kanina, kaso lang dito, yelo na siya. Kumbaga, ang makikita mo dyan ay yelo. Ayan. So, halimbawa nito ay ito, mga yan. So, syempre tayo, ang isa lang ang country sa Asia na nakakaranas ng ganyan. Sa sobrang, sa pinakataas na or tuktok, yun ay ang Russia. Okay? Ang Russia ang nakakaranas ng ganitong temperatura. Okay? So, nagkakaintindihan tayo sa tatlo ha, sa tatlong pinakapangunahing klima sa Asia. Okay?